So, good morning mga kapigmate. So, bali, ang ibablog naman natin ngayon mga kapigmate ay maraming yung tungkol naman sa mga buyer ng mga biik, yung mga bumibili ng mga patining mga kapigmate. So, bibigyan ko lang kayo ng tip kung bibili kayo ng mga biik. So, ngayon, may papanood ako sa inyong video. Ito naman mga kapigmate, yung isang subscriber natin o isang kapigmate natin mga kapigmate na bumili ng biik. So, pagkabili niya mga kapigmate, 2 days lang siguro yon nung nagtae. So, papakita ko sa inyo yung video kung doon sa video yon, sa video niyang yon, ituturo ko sa inyo kung anong mali niya. Hindi na po doon, tingin ko hindi na rin doon sa may kasalanan sa may-ari. So, parang mali na rin nung nagbabantay, pwede rin nung mali nung sa binihan niya o pwede rin doon sa nagmamanage ng mga big mga kapigmate. So, ito yung mga winalay natin. Yan. So, itong mga winalay natin, dapat kung bibili kayo ng mga patining mga kapigmate, tip ko lang sa inyo, siguraduhin yung nakabukod na talaga sa iniin. Hindi pwede yung, kasi mga kapigmate, hindi pwede yung kung kailan nyo bibiliin, saka lang kukunin sa inihin. Kasi mga kapigmate, ako, ang daming problema nyan mga kapigmate. So, kasi, kaya mas maganda, nabukod talaga sa mga, sa inihin na yung mga bake. Sanay na siya sa pure feeds at hindi na umaasa sa gatas. Tapos, sanay na rin na wala yung presensya ng inihin sa kulungan nila o hindi nila kasama yung ilang mga kapigmate. So, ito, panoorin natin yung video. Yo guys, ito na po yung suka. Oh, yan mga kapigmate, so makikita nyo yung dumi ng baboy, saka suka na rin daw ng baboy. So, nagsusuka na at nagtatay yung baboy mga kapigmate. So, yan, mga kapigmate, tip ko lang sa inyo sa pagsusuka at pagtatay ng baboy, kailangan 1 to 3 days maagapan nyo agad, kailangan 3 days wala na, so hindi na dapat nagtatay, hindi na dapat nagsusuka, o dapat alam nyo na yung gagawin nyo, kasi mga kapigmate pag umabot yan ng 5 days tapos sanay pa kayo mag-inject, so mga kapigmate, ang baboy na nagtatay at nagsusuka, ang itinatagal lang po nyan ay 5 days lang po mga kapigmate. Ito mga kapigmate, so napapansin nyo yung baboy, galing dun sa kainan, di ba? Yung inalisan ng baboy, kung mapapansin nyo, puro feeds pa, so pakain pa, tambak pa ng pakain. So hindi na nga kumakain yung baboy, nagsusuka na, nagtatay pa, tapos tambak pa yung mga pakain ng biik sa kulungan. So mga kapigmate, pag nagtatay ang baboy o biik, ay pag alam nyo na nagtatay mga kapigmate, huwag nyo bigyan ng pagkain, kasi mga kapigmate, sabihin ko lang sa inyo, hindi po tubig ang nagiging dahilan ng pagtatay ng baboy. Ang nagiging dahilan po ng pagtatay ng baboy mga kapigmate ay yung feed. So, overfeeding po. Malimit po yan mga kapigmate. So, may nagsasabi na hindi raw dahil lang daw sa overfeeding ang pagtatay ng piglet. So, mga kapigmate, 1 to 2 days na nagtay ang baboy, ano na po yan, overfeeds po yan. Pag umabot ng 3, 4, 5 yan, sa bakterya na po yan, kasi yung tae nila, pakalat-kalat, so yung bakterya ng nila. So yun na po yung mga umabot ng 3 days, yun dapat inject ka na. Pero 1 to 2 days lang mga kapigmate, so kailangan nyo lang, wag kayong magpasasa sa pagkain ng mga bik nyo, kasi kawawa, habang umano sila, habang nagdati at nagsusuka sila, may nakikita silang feeds. So ang baboy mga kapigmate, once na may makikita ang pagkain niya, kahit walang gana kumain, titikim. So yung panunaw nila mga kapigmate ay hindi pa ganun kalakas para lagyan ng marami pagkain. Saka yung kahit yung malalaki ng biik mga kapigmate, basta tambakan nyo ng tambakan ng pagkain, magtatay po talaga. So ito pa, panoorin pa natin to. Kaya kumain, okay. Ayun, nagdadayarihan na po sila. So, ito mga kapigmate. So, nakikita niyo yung hawang ni Sir. So, electrolyte na ELECB. Yan po, maganda talaga sa nagtatay ng baboy. So, ano po yun, hindi po para sa hindi gamot yun. So, parang yung ELECB para sa yun, parang sa yung electrolyte lang habol ko dun eh. Kasi ang baboy na nagtatay mga kapigmate, dehydration po yan.
So ang para matul ano yung sabi natin na makarecover yung baboy sa pagtatay niya, so kailangan yung agapan ng electrolyte. So yung kahit anong electrolyte diyan na pwede na yun, basta may mga multivitamins nga diyan na may kasamang electrolyte, so pwede na po yun. Tapos ang pinakamahalaga, itong dextrose powder, mga kapigmate. So kung mapapansin yung dextrose powder, mga kapigmate, hindi po gamot yan. So yung dextrose powder, mga kapigmate, yan po ay nilalahok sa tubig. So yan po, mga kapigmate, ano yan, maganda po yan sa mga nagtataing baboy. Kaya kalimitan, ang sinasabi ko po, pag nagtatay ng baboy, huwag mong pakainin. So, ganun. So, di ba sabi natin, nagtatay na nga tapos ayaw kumain, tapos huwag mapapakainin. So, akin kasi, mga kapigmate, ang baboy, pag hindi na po kumakain, mga kapigmate, talagang, ano na yan, malala na yung mga kapigmate. Pag nagtatay, pero nakain pa, okay pa yan. So, mga 1 to 2 days yan. Pag 3 days, mga hindi na nakain, mga kapigmate, yan na po ang kailangan. Huwag nyo nang pakainin. Sa akin kasi, mga kapigmate, kung ganun siguro. Halimbawa, tip ko lang sa inyo, yun, 2 weeks yun. So, sabihin natin ang pakain niya doon, nasa, kada pakain niya ay nasa 300 gram. O sabi, kasi minsan yung iba pinapasasa sa pakain. Para lang sa akin, ha, mga 300 gram, 200 gram, mga pakain ko, mga kapigmate. Pag nakita ko nagtatae, so yung 300 gram na yun, mga kapigmate, sunod na pakain ko sa kanilang dalawa, 100 gram lang. So, yung panunaw nila nung nagtay sila, hindi pa ayos. Pag kumain sila ng 100 grams, so mabibitin sila. So, yun. Nakakatulong yun, mga kapigmate, para tumigas yung dumi nila saka hindi sila magtay. Tapos, yung dextrose powder naman, mga kapigmate. Nakakatulong yung dextrose powder, mga kapigmate. Kahit hindi nakain ang baboy, basta't umiinom siya na may dextrose powder, mga kapigmate, sa inuman. So, kahit hindi siya kumakain, hindi siya manghihina. Yun po ang kailangan nating, makontrol. Kailangan hindi manghina yung baboy. Kahit nagtatay siya, hindi dapat manghina. Kasi mga kapigmate, pag puro kayo gamot lang ng gamot at wala namang kayo nilalagay dextrose powder, tapos sabihin natin, hindi na kumakain yung baboy, nanghina na. Yun ang pinaka nakakatakot. Pag nanghina na, mga kapigmate, so, masasabi ko, 3 to 5 days, may pagkamatay na yan. Pag, mga 3 or 4 days, pwede pa kayo mag-inject niyan. Ayaw ko kung ano ini-inject ng mga technician, pero para sa akin, mga kapigmate, pag umabot kayo ng 5 days at nag-inject kayo, wala na, patay na yung beak niyan. So mas maganda pag malala na, ano na lang, mga kapigmate, dextrose powder tapos yung electrolyte na lang. Wag na wag kayo mag-i-inject. Yan, mga kapigmate, so sana itong vlog na to ay makatulong sa mga bagong nag-aalaga ng baboy na inaalagaan nilang baboy ay yung binili lang nila sa mga seller ng mga piglet. So mga kapigmate, itong number one tip ko pagkawalay, so unang-una pagkarating, halimbawa dumating ng umaga, tanghali huwag pakainin, maglagay lang ng electrolyte sa inumin at dextrose powder. So yun na, doon pa lang prevention na yun, mga kapigmate, para hindi magtae. Tapos pag magpapakain kayo sa hapon, ibase niyo sa bigat ng baboy. Sabi natin ang bigat ng baboy ay nasa 7 to 8, kasi 7 to 8 ang walay na ang bigat ng mga bagong walay, mga 30 days na biik. So mga ganyan. So ang gagawin niyo diyan, mga kapigmate, ang una niyong bigay na pakain 300 gram sa dalawa o dagdag lang kayo ng dagdag, dahan-dahan lang, mga kapigmate. Di baling mabitin yung mga piglet, kasi habang pinapakain nyo naman, makukuha mo yan. Pag nabibitin siya, dagdag pa ng konti. Huwag lang papasobra. So, ito na, pag nagtay na, so sabihin, konting lambot pa lang ng dumi, mga kapigmate. Kita mo nyo naman yung ito, yung nakita nyo nagtatayang to, makikita nyo, tubig na talaga. So, itong pagtatayang to, tingin ko dito, nasa 3 days na to. So, ang unang pagtatay, mga kapigmate, ng piglet ay unang ay medyo malambot pa lang yung dumi. Malambot pa lang, hindi pa yung sirit na tubig, ha. So, doon pa lang, mga kapigmate, itong pinaka the best, bawas agad ng pakain. Yun. Bawas agad, huwag nyo na paabuti ng ilang araw, antimano magbawas kayo. Kung pwede nga, pag nagtay ngayon, sa susunod na kain nyo, huwag nyo pakainin. Mas the best yun, mga kapigmate, ha. Maraming beses ko na yung ginawa, talagang effective. So yun talaga, tingnan nyo yung mga nakaraang vlog ko about sa pagtatay ng baboy, ganun ang gawin nyo. Tapos kung ikaw naman ang babago nakapanood dito, mga kapigmate, sabi na natin may nagtatay kang biik na bagong walay o bagong bili lang sa bilihan, umabot na lang 4 days, mga kapigmate. So yun, malala na. 4 to 5 days, mga kapigmate, or 5 days. Huwag na kayo mag-iinject ng biik. Ang pagmasdan nyo lang, mga kapigmate, pag umiinom pa yung baboy, yung biik. So pag ang biik, mga kapigmate, ay umiinom pa.
So ito lang ha, pag umiinom pa yung biik, may pag-asa pa yan makasurvive. Pero pag ang biik ay hindi na umiinom, delikado na talaga mga pigmate. So yon ang tip ko sa pagtatay ng piglet. Kailangan lang mga pigmate control sa kain. Di baling mabitin sa pagkain ng biik, huwag lang sumobra ng sumobra. Tandaan nyo, ang pagtatay ay overfeeding, malimit. 1 to 2 days, masasabi pang overfeeding. Pag 3 to 4, 5 days, ganyan, bakterya na yan mga kapigmate. So, may diarrhea na yan. So, hanggang dito na lang mga kapigmate ang vlog natin. So, sana nagustuhan nyo. Maraming salamat. Ito nga po pala ulit sa Ginger Alto. So, ang vlog na to ay para sa mga nakabili ng piglet. So, mamaya naman, ibablog natin yung pag sa mga nagwawalay ng piglet para naman ito sa mga nag-aalaga ng inihin tapos nagwalay ng ganitong piglet. So ibablog natin yan kung paano may wawalay nila yung piglet na hindi nila may bibigay sa seller na nagtatae. So hanggang dito na lang mga pigmate.